Bago tayo magsimula, palike naman ang video para matulungan nyo kami. Nag-umpisa ang pelikula sa pamamagitan ng pagpapakita kay Cris sa isang kainan na nakaupo sa bar. Nakasuot siya ng relo sa kaliwang braso ngunit tumitingin din sa relo na nakasabit sa dingding ng kainan. Pinindot niya ang isang pindutan sa kanyang relo at tumalikod upang tumingin sa labas. Nang wala siyang nakita o napansin, pumasok siya sa loob at umaakyat sa isang entablado at gumaganap bilang isang salamangkero. Ipinakilala siya ng tagapagsalita bilang salamangkero na nakakaalam kung ano ang iyong gagawin bago mo pa ito gawin. Lumapit si Cris sa isang mesa at kinuha ang isang magandang binibini sa entablado kasama niya. Nakasuot ng kwintas ang babae at nang sinabi ni Cris na mahuhulog ang kanyang kwintas sa kanyang inumin, at sa loob lamang ng ilang segundo ito'y nangyari nga. Kasabay nito, pinapanood siya ni Kelly at ng kanyang partner na si Kavanaugh. Tinatanong niya ang kasama kung seryoso ba siya sa lalaking ito at nagtataka kung bakit nila sinusundan ang isang clown. Pagkatapos ng pagtatanghal sa stage si Cris ay pumunta sa kasino. Sa isang voiceover, isinalaysay niya na karamihan sa mga salamangkero ay peke ngunit ang ilan sa kanila ay tunay. Sinabi rin niya na tuwing Miyerkules ng gabi ay hindi siya kumikita ng malaki kaya nagsusugal siya. Ngunit pinananatili niya itong simple at nakikipaglaro lamang laban sa mga makina at hindi gumagawa ng malalaking taya. Sa ganoong paraan ay patuloy siyang makakabalik. Sa wakas, inihayag niya na kaya niyang panoorin kung ano ang mangyayari sa susunod na 2 minuto ngunit hindi siya Diyos at hindi mahuhulaan ang pangkalahatang hinaharap. Nakikita lang niya ang mangyayari sa kanya. Binabantayan ng security ng kasino ang mesa ni Cris habang naglalaro siya ng blackjack at kinikilala nila siya bilang isang salamangkero. Nag-iisip sila kung niloloko niya sila. Tumawag sa radyo at sinabihan ang ilang security guard na pumunta sa table niya. Alam ni Cris kung ano ang darating at tumayo mula sa mesa. Sa isa pang voiceover, sinabi niya na ang bagay sa hinaharap ay maaring magbago. At nagbabago ito dahil tiningnan niya ito, at dahil doon ay hindi na ito mahuhulaan. Sa kanyang dinaraanan, nakikita niya ang panandaliang hinaharap at isang lalaki na nagtangkang magnakaw at binaril ang 2 tao. Bumalik siya sa kasalukuyan, pinigilan ni Cris ang taong iyon na isagawa ang kanyang plano at dinisarmahan ito. Ang security ng kasino ay sumunod kay Cris na nananatiling kalmado at nagawang iwasan silang lahat. Paglabas niya sa kasino, tumawag ang security sa pulis at hinabol ng ilang patrol car si Cris. Ngunit muli, hindi nahuli si Cris. Pagbalik sa kasino, sinusuri ng mga pulis at ni Kelly ang footage mula sa mga kamera ng kasino at nagkomento na alam mismo ni Cris kung ano ang kanyang ginagawa. 2 buwan na niya itong pinagmamasdan at lagi siyang nakakahanap ng paraan. Sinabi sa kanya ng hepe ng pulisya na ang isang bomba ay ninakaw at dapat nila itong mahanap sa lalong madaling panahon kaysa sundan ang isang salamangkero. Sinabi sa kanya ni Kelly na ang taong ito ay gumagawa ng mga bagay na imposible at kung maging isa siya sa kanila, magagamit nila ang kanyang mga kakayahan. Binigyan ng hepe si Kelly ng 5 araw para makuha si Frank bago ito umalis. Ipinasok ni Cris ang kanyang ninakaw na kotse sa isang garahe kung saan naghihintay sa kanya ang isang matandang lalaki na nagngangalang Irv. Naglalaro sila ng pool at pinag-uusapan ang tungkol sa relo ng restaurant. Tinanong ni Irv kung bumalik ang relo sa oras ngunit sinabi ni Cris na hindi niya napansin. Samantala, sinusuri ni Kelly ang mga galaw ni Cris at dumating siya sa conclusion na si Cris ay posibleng nakikita ang hinaharap ng hindi bababa sa 1 minuto para makita ang paparating na mangyayari. Hinulaan ni Cris na maya-maya ay papasok na ang pulis at sinabihan siya ni Irv na tumakbo. Ngunit sinabi ni Cris na gusto niyang makita kung ano ang gusto nila at saka naghintay. Nag-iisang pumasok si Kelly at humingi ng tulong para mahanap ang nuclear bomb na ninakaw ng mga terorista. Sinabi ni Cris na hindi gumagana ang kakayahan niya sa ganoong paraan. Subalit sinabi sa kanya ni Kelly na tutulungan niya sila o siya ay aarestuhin. Pagkatapos ay pumasok ang mga pulis. At si Cris ay bumalik sa kasalukuyan at nagmadaling tumakas. Kinabukasan, pumunta si Cris sa restaurant at minarkahan ang oras. Pumasok ang babaeng kanina pa niya hinihintay na si Liz. Si Liz ay matagal na niyang gusto at iniibig. Maya-maya, pumasok din ang dating kasintahan ng babae at sinimulan itong saktan. Si Cris ay sumilip sa hinaharap at nagpa siya kung ano ang pinakamagandang diskarte sa paglapit. Sa unang pagsubok nagpakitang gilas si Cris at sinaktan ang lalaki, ngunit siya'y nabigo. Sa huli naisip niyang istorbuhin sila o makialam para suntukin siya. At doon ay ipinakilala niya ang kanyang sarili,
At sinabi na ang kanyang sasakyan ay ninakaw. Inalok siya ni Liz na sumakay at sa loob ng sasakyan nag-usap sila tungkol sa tadhana. Sinabi ni Liz na hindi niya alam kung totoo ang tadhana at ayaw niyang malaman. Ang buhay ay dapat na isang sorpresa. At sinabi ni Cris ay maganda nga ang ganon. Sa restaurant, sina Kelly at Kavanaugh ay nagtatanong sa dalawang empleyado. Inihayag ng mga empleyado na si Cris ay isang regular na customer at nag-o-order ng bulalo araw-araw sa parehong oras. Habang naghihintay, pumasok ang dalawang magkasintahan na nag-aaway at si Cris ay tumulong lamang at sabay silang umalis ng restaurant. Pagkatapos ay umalis na sina Kelly at Kavanaugh at mayroon silang nalamang impormasyon na hinahabol din ng ibang tao si Cris. Sa ibang eksena, makikita ang mga masasamang tao na may ilang bahagi ng bomba na inihahatid sa kanila. Pinag-uusapan nila si Cris at kailangan daw nilang makuha ito. Sa gabi, sinusubukan ng ilang construction worker na linisin ang kalsada dahil sa mga bato galing sa bundok at sinabi kina Cris at Liz na hindi na sila makakapagmaneho pa ng mas malayo hanggang umaga. Sinabi nila sa kanila na magmaneho na lang pabalik sa malapit na hotel. Si Cris at Liz ay nagpunta sa hotel para magpalipas ng gabi. Sa kwarto matutulog si Liz habang sa kotse naman matutulog si Cris. Sa punong tanggapan ng FBI, nakita nina Kelly at Kavanaugh si Cris. Tinawag ng pinuno ang lahat at sinabing mayroong code red tungkol sa nuclear bomb. Sinabi ni Kelly na ang oras na ito ay kritikal at kailangan nilang idirekta ang lahat patungo sa pag-aresto kay Cris. Alam nila kung nasaan siya at makukuha nila siya. Napansin ng mga masasamang tao na kumikilos ang mga pulis kaya inutusan nila ang kanilang mga tao na sundan ang sasakyan ng mga pulis. Dadalhin nila sila kay Cris. Pagbalik sa motel, lumabas si Liz sa shower at si Cris ay nakatingin sa kanya. Gumawa siya ng isang magic tricks at nagsunog ng papel para maging isang bulaklak. Binigay niya ang bulaklak kay Liz at sila ay naghalikan at naging kampante sa isa't isa. Nang matapos silang magdigmaan, magkayakap sila sabay sinabi ni Liz na baka may tadhana talaga. Sina Kelly at Kavanaugh ay binabantayan ang motel. Doon ay nakita nila si Liz na naglalakad palabas, at sinabi ni Kelly na dapat silang magsimula sa kanya. Naglalakad si Liz sa bayan at nagparada si Kelly kasama si Kavanaugh ng kanilang sasakyan malapit sa kanya. Ipinakilala ni Kelly ang kanyang sarili bilang isang ahente at gustong makipag-usap sa kanya. Sumakay si Liz sa kotse at ipinakita sa kanya ni Kelly ang footage mula sa kasino. Sinabi niya kay Liz na ginamit siya ni Cris para makatakas mula sa Las Vegas. Sinabi nila na ito ay isang sociopath, ngunit isang makapangyarihan dahil nakikita niya ang 2 minuto sa hinaharap. Humihingi ng tulong si Kelly kay Liz. Binigyan niya siya ng narcotic pill at sinabihang ilagay ito sa inumin ni Cris. Ngunit kailangan niyang gawin ito sa loob ng 2 minuto bago niya mailabas si Cris sa silid. Pumayag si Liz na tulungan sila at bumalik sa kwarto ng motel. Nang pumasok si Cris sa banyo para mag-ahit, naghanda si Liz ng almusal at inilagay ang tableta sa juice ni Cris. Lumabas si Cris at niyakap siya. Kinuha niya ang juice at handa na siyang uminom ngunit hindi na kayanin ni Liz na mangyari iyon at pinigilan siyang inumin ito. Sinabi sa kanya ang lahat ng nangyari ilang sandali ang nakalipas. Tinanong niya si Cris kung totoo ito at umamin naman si Cris. Sinabi niya sa kanya ang tungkol sa insidente sa kasino at pinatunayan na totoo ang kanyang mga kakayahan sa pamamagitan ng paghula kung ano ang ibobroadcast ng telebisyon kapag lumipat siya sa susunod na channel. Sinabi niya kay Liz na hindi niya alam kung paano ito gumagana ngunit nangyayari ito, ipinanganak siya na kasama ito. Tinanong siya ni Liz kung ginamit ba niya ang kanyang kakayahan sa kanya at sinabi ni Cris na hindi. Dahil nung una pa lang niya siya nakita agad siyang inibig nito. Kaya parati siyang naghihintay sa restaurant na yon. Sinabi ni Cris na gusto ng mga pulis ang kanyang tulong ngunit hindi niya sila matutulungan. At sinabing napalawak niya ang kanyang mga kakayahan nang makilala siya at hindi alam iyon ng mga pulis. Gumawa ng plano si Cris para makatakas sila ni Liz. Pero kabaliktaran ang mga nangyayari. Naaresto si Cris dahil sa kanyang mabuting puso dahil hindi niya hinayaang mamatay si Kelly. Ang masaklap pa, si Liz ay kinidnap ng mga terorista. Dinala ni Kelly si Cris sa punong tanggapan ng FBI at sinabi sa kanya na wala siyang pagpipilian kundi tulungan sila. Pinapanood niya ito sa balita at sinabihan siyang subukang palawakin ang nakikita sa hinaharap at tingnan kung saan sasabog ang nuclear bomb. Ngunit sa halip na bomba, nakita ni Cris na kinidnap si Liz at ilalagay nila ito sa bubong ng isang parking lot habang nakasuot ng vest na puno ng mga pampasabog.
Nakita niya ang isang reporter na nagko-cover sa aksyon at ang mga pampasabog ay sumabog, na ikinamatay ni Liz. Sinabi ni Cris kay Kelly na hindi siya makakapagtrabaho kapag namatay si Liz at nakiusap sa kanya na palayain siya. Subalit hindi pumayag si Kelly sa halip ay inutusan ang dalawang lalaki na bantayan si Cris sa kanyang selda. Ngunit si Cris ay madaling nakatakas. Tumakas siya sa punong tanggapan at tumakbo sa bubong ng parking lot na yon. Naabutan siya ni Kelly at tinanong kung bakit siya pumunta rito. Sinabi sa kanya ni Cris na nakuha nila si Liz at papatayin nila siya. Gumawa ng bagong plano sina Cris at Kelly. Lumabas si Cris sa bubong para makita siya ng sniper ng mga terorista at mabaril siya. Nagpapatuloy ang mga bagay ayon sa plano at nagpanggap si Cris na namatay na siya habang pinapatay ng pulis ang sniper. Sinabi ni Kelly na iisipin ngayon ng mga terorista na patay na si Cris at magagamit nila iyon sa kanilang kalamangan. Sinabi ni Cris na kahit gaano pa karami ang posibleng mga senaryo ang pumasok sa kanyang isipan, laging namamatay si Liz. May kailangan pa silang gawin. Pinilit na inisip ni Cris ang sarili at tumitingin pa sa hinaharap, hanggang sa sandaling dinala ng mga terorista si Liz sa bubong sa isang puting van. Nakikita niya ang mga plaka at sinasabi kay Kelly ang tungkol dito. Makikita ng pulisya ang van at naglatag si Cris ng isa pang plano ng aksyon. Siya at ang mga pulis ay kailangang pumunta sa mga pantalan at makarating kay Liz bago pa nila siya madala sa bubong na yon. Mabilis na naubos ng mga pulis ang mga terorista dahil sa tulong ni Cris. Dahil tatlo na lang ang natitira sa mga kalaban, dinala nila si Liz sa isang malaking barko. At tinulungan muli ni Cris ang mga pulis at isa-isa silang namatay hanggang naubos. At nailigtas si Liz. Sinabi ni Kelly na hindi pa dito natatapos ang lahat at kailangan pa nilang mahanap ang nuclear bomb. Ngunit sinabi ni Cris na nagkamali siya tungkol sa bomba at ito ay sasabog na ngayon. Ang bomba ay sumabog at namatay silang lahat. Ngunit nagising si Cris pabalik sa hotel, hawak-hawak si Liz sa kanyang mga braso. Tumayo siya at tinawagan si Kelly. Sinabi niya na tutulungan niya itong mahanap ang bomba ngunit kailangan nilang iwanan si Liz dito. Agad na pumayag si Kelly, at si Cris ay ginising si Liz at sinabi sa kanya na may kailangan siyang gawin, isang bagay na hindi na niya maaaring ipagpaliban pa. Tinanong niya siya kung babalik siya at sumagot si Cris ng oo. Hinihintay ni Cris si Kelly at ang isa pang voice over niya ay nagpapaalala sa amin na kapag tumingin ka sa hinaharap, magbabago ang hinaharap. Dumating si Kelly para sunduin siya at sabay silang umalis. Dito na nagtatapos ang kwento, sana ay nagustuhan mo ito. Kung hindi ka pa nakasubscribe ay mag-subscribe ka na upang matulungan mo ang channel na ito. Mag-comment ka na rin tungkol sa kwento. Salamat!